One family. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin at meron kami mga katuruan na pwedeng siyasatin, unawain, at i-apply sa buhay namin. Right now, Father, may you cleanse us, restore us, and then bless us with your wisdom. Be our speaker. We ask you to teach us how to improve our family lives. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Si King Lemuel ay merong napakatalinong nanay at ang katuroan ng nanay niya forever immortalized sa chapter 31 of Proverbs. Proverbs 31, 1 to 31, let's appreciate the wisdom of this elderly lady. These are the sayings that King Lemuel of Massa was taught by his mother. Don't waste your life chasing after women. This has ruined many kings. Kings and leaders should not get drunk or even want to drink. Drinking makes you forget your responsibilities and you mistreat the poor. Beer and wine are only for the dying or for those who have lost all hope. Let them get drunk and forget how poor and miserable they feel. But you must defend those who are helpless and have no hope. Be fair and give justice to the poor and homeless. Bilin ng isang nanay ng king who herself was queen. Nakita niya kung paano mamahala dapat sa pamamagitan ng pagtingin niya sa pamamahala ng kanyang haring asawa. At ngayon ang matalinong inang ito ay nagtuturo sa kanyang anak na magiging hari. Verse 10 and so on, a truly good wife is the most precious treasure a man can find. That means more valuable than an entire kingdom. Her husband depends on her, and she never lets him down. She is good to him every day of her life. Binibigyan ng reyna ng pointers ang kanyang magiging hari na anak kung paano mamimili ng mapapangasawa o kung paano susuriin ang mga babaeng kinoconsider maging asawa. And with her own hand, she gladly makes clothes. She is like a sailing ship that brings food from across the sea. She gets up before daylight to prepare food for her family and for her servants. She knows how to buy land and how to plant a vineyard. And she always works hard. She knows when to buy or sell. And she stays busy until late at night. She spins her own cloth, and she helps the poor and the needy. Her family has warm clothing, and so she doesn't worry when it snows. She does her own sewing, and everything she wears is beautiful. Her husband is a well-known and respected leader in the city. She makes clothes to sell to the shop owners. She is strong and graceful, as well as cheerful about the future. Her words are sensible, and her advice is thoughtful. She takes good care of her family and is never lazy. Her children praise her, and with great pride, her husband says, "There are many good women, but you are the best." Charm can be deceiving, and beauty fades away. But a woman who honors the Lord deserves to be praised. Show her respect. Praise her in public for what she has done. Napakaganda ng mga katangian ng isang babae na dapat i-consider ng isang lalaki bago siya maging serious about getting married. Hindi natin alam kung ini-encourage ng nanay na ito ang kanyang anak na mag-asawa o discourage dahil sa kaban maghahanap ng ganitong babae. But in any case, very beautiful standards set by a very godly lady, the mother of the king.
Bago natin tingnan yung turo ng matandang babaeng ito tungkol sa kanyang mamanugangin o ideal na maging manugang, siya muna ang tingnan natin. At kung tayo nasa generation na ng mga anak nitong hari, tawagin natin siyang Lola. Tingnan natin si Lola na nagbigay ng payo. The Proverbs 31 mother is a teacher. Kung ang lola nyo, teacher, sa sarili nyong magulang, isang magandang foundation na yan para ang pamilya nyo tumino. Ang pagpapatino ng isang pamilya ay hindi nagsisimula sa anak lamang o sa magulang lamang, nagsisimula pa ito sa lolo't lola. Bakit? Yung mga magulang na nagpapaandar ng bahay ay pinalaki ng mga lola't lolo yon. Anong uri magiging magulang sila, malaki ang kontribusyon ng lola't lola. Although kahit gaano kumisan katino ang lola't lola, hindi pa rin nagiging matino yung magiging anak nila, pero malaking factor na sila mismo matino. Marami nagtatanong, Pastor, paano ko po pa kayo ma-assure na magiging masaya ang aking pamilya hanggang mga kaapu-apuhan ko? Turuan mo ang iyong anak, nanay. So the Proverbs 31 mother is prayerful. It goes without saying, sa pagiging madalangin niya, siya ay makadiyos. Na ang standard niya ng tama at mali, ng maganda at mas maganda at pinakamaganda, a godly standards. So reviewin natin ang mga itinuro nitong si Lola kay tatay. This Proverbs 31 mother or grandmother teaches her son not to be a womanizer. Nanay pa lang ang unang magtuturo sa anak na lalaki na huwag maging babaero. Nanay. Ngayon, kung yung nanay, konsentidor, iyak lang ng iyak sa sulok, tiis lang ng tiis, ang kanyang sariling asawa ay babaero at pabaya, indirectly, tinuturoan niya ang kanyang anak na lalaki na, anak, okay lang na maging pabaya at babaero. So yung nanay, kung paano niya itrato yung tatay, kung yung tatay ay mali-mali ang ginagawa, nagtuturo siya sa kanyang anak kung paano mangunguna naman sa sariling bahay niya kung naging padre de familia na ang kanyang anak. Husband. Tinetrain mo ang anak mong lalaki na maging thoughtful sa babae, matulungin, magalangin, considerate. First to you as his mother, then to his sister or sisters. Tinetrain mo ang anak mong lalaking maging matinong lalaki at mabait sa mga babae. Hinahanda mo ang iyong anak na lalaki na maging mabuting husband. A good mother turns over to her future daughter-in-law a good husband. Kung nagpapakatino ang isang ina, ginagawa niya ang tama, mabuting pagpapalaki ng anak na lalaki, sa araw ng kasal ng kanyang anak na lalaki, dapat masabi niya sa kanyang mamanuganging babae, all his life, tinrain ko siya para maging mabuting husband sa'yo. Yun ang role ng matitinong mga mother-in-law. Hindi yung mother-in-law na nakikipag-compete sa daughter-in-law, ikinasal na nga yung anak doon sa asawa, inaagaw-agaw pa uli yung anak, samantalang siya naman ay may sariling husband, yung tatay ng anak niya. Kung minsan magulo ang mga pamilya kasi yung mga lola, nalilimutan nila ang role nila, i-turn over sa manugang yung kanilang anak na lalaki na matinong lalaki magiging mabuting husband and father. At pag nagawa na niya yon, minahal naman niya ang kanyang anak, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Your son will never forget how good a mother you are to him, and he will never forget to love you. But do not confuse your role and the role of your daughter-in-law. Ang matinong biyanan ay buong pusong isinusuko ang kanyang anak na lalaki doon sa kanyang magiging manugang na babae para maging matino, mahusay, tahimik ang buhay ng dalawa at hindi niya ginagawa ang sarili niyang issue at divisive issue at papapiliin mo pa yung anak mo, yung asawa mo o ako na nagpalaki sa iyo. Hindi dapat dumadating sa ganung point. Ikaw na dapat na ina ang nagtutulak sa iyong anak na be a good husband to your wife, be faithful to your wife. Hindi ikaw pa yung namamagitan. Kailangan nagsisimula doon sa nuno, sa ugat pa lang,
malalaman mo na kung ang puno ay magiging mabunga. And the Proverbs 31 mother teaches her son to not be a drunkard. In fact, to be sober, to be in control of his behavior. Anak, magiging king ka, magiging governor ka, magiging manager ka, kailangan hindi ka lasenggo. At nabasa natin, sabi nung nanay, ang paglalasing ay para lang sa mga walang pag-asa. Kailangan languin nila ang utak nila para malimutan nila mga pagdurusan nila at mga kabiguan. Pero ikaw na responsableng tao, hindi ka dapat maglasing. Kasi pag nalalasing ka, nakakalimot ka ng iyong tungkulin sa iyong kapwa, nagiging pabaya ka sa mga mahirap at mga maralita, kailangan lagi kang matino. Behind a very successful man is a mother that teaches him to be a good man. Proverbs 31, mother teaches her son to be a defender of the weak, to be just, especially to the weak. And she teaches her son to value and treasure his wife. Ginagawa ng nanay ang lahat para itulak, udyukan, i-encourage ang kanyang anak na lalaki na maging matapat na husband doon sa kanyang magiging manugang. Ang matinong nanay, hindi kinukonsinti ang anak na lalaki na nambababae at kasama pa siyang kakutsaba at inililihim niya sa kanyang manugang na babae. Kaya kung magpapakatino ang lahat ng biyanan, maraming problema ang masa sa ayos. Hindi ko mo anak mo, lagi mong kakampihan, totoleratin mong may anak ko kani-kanino, tapos pagkakasama kayo na nililinlang nyo yung babaeng kanyang pinakasalan. It starts with the grandparents. You teach your son to treasure her wife, not the reverse. The Proverbs 31 mother teaches her son how to assess the worth of a wife-to-be. Sinasabi niya, anak, ito yung ideal. Siyempre, yung binigay niya dito, ideal. Hindi naman lahat ng babae pwedeng pumasa sa standard na to. Pagka malapit-lapit na, 85, 80, pwede na yun. Mas mataas ang score, mas maganda. Pero sino ba naman ang 100% makakapasa sa standard itong biyana na to? Medyo mahirap din siya maging biyanan, ha? Kasi ang taas sa standard. Pag yung biyenan mo, talagang sinusukat kung gaano kakagaling mamlansya, gaano kasarap ang iyong sinigang, gaano kalinis ang iyong bahay, gaano kalinis ang iyong ref, ang iyong mga chinelas, mga kaldero. Mahirap ding biyenan yon. Ang pinag-uusapan dito ay standard, what is desirable, pero siyempre kung ito na yung napangasawa ng anak mo, no return, no exchange, mahalin mo na rin. At kung kaya mo pa rin siyang matrain, tulad ng pag-train mo sa sarili mong anak, i-train mo pa rin in a loving way that will not be rejected kasi hindi judgmental at hindi masungit. Ideal pa lang to pag namimili pa lang. Pero kung nandyan na, napakasalan na, mag-asawa na, make the most out of what is already a given. The Proverbs 31 mother teaches her son to respect his wife and to praise his wife. Anak, lagi mong pupurihin ang asawa mo. Mahirap maging wife and mother to your children and a daughter-in-law to me. So, encourage your wife. Pupuri-purihin mo siya. Mga kapatid, one secret of a happy family is a wise and godly mother-in-law or grandmother. Pag nanunuri ka ng problema ng isang pamilya, hindi ka titigil lang sa panunuri sa mga mag-asawa at sa mga anak. Kasama sa panunuri yung mga ninuno, yung mga tiya, mga tiyo, mga kapatid, mga kasali sa script. Kasi kabubulong niyan, ka-influence, meron silang contribution sa pagkabuo o pagkasira ng isang pamilya. At tandaan natin dito, gusto nyo man o hindi gusto ang napangasawa ng inyong kamag-anak, pag-asawa na, tanggapin nyo na ang buong buo, gawin nyo na ang magagawa nyo para tulungan sila, ma-improve ang buhay nila, at huwag kayong gagawa ng anumang bagay na makakasira sa kanilang pagsasama, lalo sa kanilang pamilya. A foundation or the foundation of a happy family is better prepared by the grandparents. Kaya pag kayo may mga anak, mga bata pa lang sila, mga batang magulang pa rin kayo, kasama sa mentality at consciousness nyo, paano ko hihahanda ang aking mga anak na maging mabuting asawa sa mga magiging asawa nila?
para ang aking mga apo ay lalaki sa isang bahay na matino, matibay, masaya, payapa. Lahat may pananagutan. So yun yung biyanan. Ngayon naman tingnan natin yung mapapangasawa, the ideal wife, or the ideal qualities of a wife na siguradong mapupuri ng biyanan. The wife, in Proverbs 31, according to King Lemuel's mother, is a husband's treasure, asset, not liability. Can you imagine if your mother-in-law calls you a treasure? It means a lot. The wife in Proverbs 31 is good to her husband first. Inuuna niya ang kanyang asawang lalaki sa kanyang mga desisyon. Ano man ang kanyang gagawin, ano man kanyang pupuntahan, kanino man siya makikitungo, ang inuuna ng matinong asawang babae ay, ano ang magiging reflection nito sa aking husband? Magkakasino ako? Ano ang reflection nito sa aking husband? Makikibarkada ako sa mga babaeng laman ng lahat ng disco. Ano ang reflection nito sa aking husband? Mamimili ako ng mga alahas na hindi ko na-afford. Makikipag-contest ako sa mga classmates ko nung high school, pagandahan ng bag. Ano ang reflection nito at efekto nito sa aking husband? Makikipagkaibigan ako sa mga lalaki, sa aking mga workmates, sa aking mga kliyente. Ano ang reflection nito sa aking husband? Because a wise woman will always consider her husband first, above herself. At yun ang ibig sabihin ng submit to your husband. Hindi ibig sabihin magpapachimay ka, magpapaalila ka, sinasampal-sampal ka na, nakabaw ka pa. Ang submission doon is you submit your own desires and your own wants to the well-being and especially to the dignity of your husband. Ang matinong babae, hindi gumagawa ng anumang bagay na maglalagay sa kanyang asawang lalaki sa alanganin. At ang matinong babae, hindi lang dapat, hindi gumagawa ng masama, dapat mukharing hindi gumagawa ng mali. Meron naman kasi nagsasabi, ba, wala naman akong ginagawang masama. Oo nga, pero mukhang-mukhang may ginagawa kang masama. Hindi sapat na wala kang ginagawang masama, pero mukha ka namang may ginagawang masama. Hindi ka dalaga, may kaladkad kang asawa, karangalan niya ang kaladkad mo kahit sa kasumuot, dapat din mukhang wala. At hindi lang dapat mukhang wala, dapat talagang wala. Napakatinong babae, pinatino naman ang kanyang biyanan yung lalaking mapapangasawa niya, hindi magiging maligaya ang kanilang tahanan. Everybody is part of the chain, and the weakest link in the chain will determine the strength or the weakness of that chain. The wife in Proverbs 31 is productive. Na hindi naman kailangang idiin sa mga Pilipina dahil majority ng mga Pilipina talaga productive. Laging may hanap buhay, laging may sideline, laging may kinikita. Yun ang higit na nakararami. Parang ang iniisip ko nung idinodrawing yata nitong matandang ito ang mga ideal woman, Pilipina yata ang iniisip eh. Kasi mga qualities ng Pilipina to. The wife in Proverbs 31 is charitable according to the lady mother. And she provides comfort and beauty to her home and family. Ang tahanan ng matinong ginang ay masarap uwian, masarap puntahan, masarap pagpahingahan, at mahirap iwanan. Kasi masarap na nandun ka, yun ang feeling. In function, in beauty, it is to be desired. Just like her and her person. The woman in Proverbs 31 is strong, graceful, and positive about the future. Ang babaeng ito, hindi mahilig mahimatay. Hindi mahilig manghina pag may kaharap na problema dahil matibay ang kanyang kalooban. Matining ang loob, matibay ang dibdib. At sabi ng ibang versions, she can laugh at the days to come. How can you laugh at the days to come? Pag lang naman may savings ka at may incoming ka pa na funds, yun ang pwede kang maging cheerful about the future. Hindi ka natatakot sa future dahil may gagastahin ka pag may emergency. Meron pala mga ospital dito sa atin ngayon. Pagka ang case mo, grabe, ICU ka tatanggapin. Dapat may down ka na 100,000. Kung hindi, sorry.
How can you laugh at the days to come kung wala kang pang down? Edi, you are worried about the days to come. Takot na takot ka kung merong mga enrollment, may bayaran, at may emergency. But because this woman is so productive, she knows how to make business, she knows how to make a profit from her trade, and she's so responsible in managing her finances and her house, she can laugh at the days to come. As you can see, this woman of Proverbs 31 is not financially dependent on her husband. Make it your goal, ladies, to not be financially dependent on your husband, but to add to his income, happier. Ang dami mga misis, nagtatapat sa akin, kahit sa Facebook, gustong-gusto na lang iwan ng kanilang asawang babaero, lasinggero, lahat na ng mga ero ang ending nando na sa asawa, pero hindi nila magawa kasi wala silang income. Hindi nila matangay yung mga bata kahit inaabuso ng asawa kasi wala siyang pampakain. Eh, ba't mo naman inabot yung ganyang stage? Nagkatanda-tanda ka na, wala ka man lang naging sideline, wala kang pinag-aralan na trabahong iba, na sideline. Eh, kasi nga, nakatali siya sa bahay. Kaya dapat pag-aralan ang Proverbs 31, lady. Hindi madaling maging katulad niya. Pero lalo namang hindi madaling maging hindi niya katulad. Kasi magiging dependent ka lang. Maganda yung patuloy kang nakikisama sa husband mo dahil love mo siya, hindi dahil wala ka ng choice. Kaya dapat ang babae nag-aaral ang magkaroon ng trade, ng business. Once again, usually ang mga Pilipina may ganyan. Kadalasan nga, yung mga ginagawa niyang hanap buhay ang nagdudugtong doon sa nalalagot na kulang sa income ni husband. And hindi naman masamang pagdugtongin nila yon kasi mag-asawa sila, maganda nga yun. Proverbs 31:26, her words are sensible and her advice is thoughtful. Ang matinong babae, hindi salita ng salita kung wala namang katuturanan sasabihin niya, nananahimik na lang siya. Hindi tuloy siya nasusuong sa gulo, hindi siya nai-involve sa mga chismis kasi pag nagsasalita siya, may saysay. Importante, the wife in Proverbs 31 is intelligent and wise. She is informed. Hindi lahat ng itatanong mo, hindi ko po alam. Dapat alam. Inaalam, pinag-aaralan. Lalo na ngayon, dahil sa internet, kahit ka full-time housewife sa bahay, may oras ka lang, isisingit mo, pwede kang mag-aral-aral sa online, marami kang malalaman. Pero kailangan dinadagdagan ng alam. Hindi laging I don't know. Minsan sa mga mall, magtatanong ka sa bawat gwardiya, nasaan yung anak? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo man lang inalam, 20 years ka na dito. Hindi mo man lang inilalagay yung sarili mo para umasenso ka. Makasagot ka man lang ng tama, may natuwa sa'yo, bigla kang nirecruit sa ibang trabaho, mas nag-improve. Pero kung wala kang alam, alam niyo, ibang laging hindi ko po alam kasi ayaw nilang ma-involve, ayaw nilang mapagod, ayaw nilang masangkot. Pero yun din ang hindi ba papasama sa asenso. So this woman is intelligent. She is wise. Proverbs 31:27, she takes care of her family and is never lazy. May mga ginang naman, pagbangon mula sa kamang malaki, lilipat lang pala doon sa sopa sa labas, higa uli. Maghapon ganon. Pagod na pagod ka papanood ng TV. Kate-text, naubos ang pera kate-text. Dumaan na maghapon, walang kinita, maraming ginastos. The woman of Proverbs 31 is industrious. At hindi natin ito pinag-aaralan para usigin o i-judge ang mga kababaihan na kulang sa ganito, but to encourage everyone to be like her because she is the type of lady who can laugh at the days to come. She can remain cheerful and even her mother-in-law praises her. Ang pinakamalaking award, kahanga-hangang award, mga ginang, ay yung mapuri ka ng biyanan mo. Kasi bihira yun. So gawin mo, ganyan pala ang biyanan ko, pintasera. Lagi na lang may comment, laging may kulang. Makikita mo, dear mother-in-law, bibigyan mo ko ng award after some time. Gawin yung goal yun.
Kasi hindi naman masama yung mga ipinipintas ng biyanan eh. Kadalasan, pag pinakinggan mo yun, lalo ka magiging mabuting babae. Lalo kang magiging masaya dahil yung mga standards na yun, nami-meet natin. But of course, you always caution the mothers-in-law. Be loving naman to your daughters-in-law. Kasi yung alam nila, syempre, hindi pa katulad ang alam nyo dahil may edad na kayo. So give them time and be gentle in teaching them so that they will accept your teaching and not reject it. Now let's take a look at the husband in Proverbs 31. Marami nang ibinigay, pero yung qualifications kanina, panghari, hindi pang lahat naman ng lalaki, ganun kataas yung requirement. Pero pag may pananagutan ka, at kahit na nga supervisor ka na lang ng tatlong tao, may pananagutan ka na rin, you have something to learn from the teachings of this lady. But the husband in Proverbs 31 is renowned and respected. He is respectable. Dapat goal ng bawat husband is not only to earn a lot, not only to bring the family up the economic ladder, but to be respectable. Napakalaking pamana niyo sa anak. A good name. Pag napakaganda ng iyong pangalan, kayo kagalang-galang, kapanipaniwala, yung mga anak niyo maraming inaaning bunga. Maalaman lang ng mga tao na anak niyo siya, meron na agad na favorable attention na binibigay. Binibigyan na agad ng pabor, pinagbubuksan ng pinto, binibigyan ng paglingap. Yun ang magandang pamana ng ama sa mga anak, a good name. Dahil tayo naging matapat, mabuting tao, maraming tinulungan, hindi tayo nandaya, wala tayong mga atraso, yung mga anak natin ang aani nun. Pero pag ang iniwan mong pangalan ay marumi, maraming atraso, maraming galit, iiwan mo yun sa iyong mga anak. Mahirap at di magandang pamana. Sabi ng Proverbs 31, a good husband praises his good wife. Dito nagkukulang ang maraming husbands sa pagpuri sa asawa. Sa pagpuri sa mga ginagawa ng asawa. Kasi para bang understood, of course, wife kita, so magluluto ka dyan, maghahain ka. Wala man lang puri sa niluto, wala man lang puri sa paghahanda. But, you know, ladies, bloom in praise. Na pagka ikaw ay generous with praise, at hindi ka naman mangangayayat at maghihirap, lalo't kung sariling asawa man ang pinupuri mo, edi lalo siyang sasaya. At kung siya ay masaya, can you imagine the ministry na pinasaya mo siya? At pag masaya siya, papasayahin ka rin niya. Palungkutin mo yung asawa mo at palulungkutin ka rin niya. So pag malungkot ang isang tahanan, huwag magturuturoan ng pananagutan. Lahat may pananagutan. Tapos nasa dilim yung lola, nag-iisip-isip, saan ako nagkamali? Bakit na ganito yung anak ko? Ba't ganito niya itrato ang asawa niya at ang kanyang mga anak? Mga apo ko tuloy kawawa. Paano ko ba pinalaki itong anak ko na to? Kaya dapat ang mga nanay, don't spoil your sons. Napakarami sa ating bansa, spoiled sons, they only become spoiled husbands later. So yung wife, ang panganay niyang anak, yung husband. Mami, nasa na yung medyas ko? Akala mo yung nanay ang kausap? Asawa yun. Mami, nasa na yung sapatos ko? Mami, nasa yung mami, pengen pera. Pagka ganun, paano pinalaki ng ina ito? Ba't nagkaganyan? Importante. Tatandaan nyo mga ladies, ang ipapamana nyo sa inyong manugang, isang matinong asawa. How about the children in Proverbs 31? Ang sabi doon, they rise and praise their mother. So good children praise their mother or father or other siblings. In other words, children, kahit hindi kayo ang pangunahing tauhan sa Proverbs 31, be appreciative. Don't be complainers. Ang ministry ng mga anak, appreciate ng mga magulang, pasalamatan, at purihin. Hindi puro reklamo. Hindi pa naman nag-e-entrega, namimili pa ng ulam. Wala pang income, ang laki-laki na ng gastos. Ayaw pa ng simpleng cellphone, gusto pa yung may fountain. Wala ka pang income, may fountain pa ang cellphone mo.
gusto malalaking mga gastusin, kailangan appreciative kayo sa effort na inyong mga parents. Alam niyo yung mga parents, para makapaglagay ng pagkain sa mesa, makabayad ng mga bills. Minsan, heroic effort yan. Hindi laging madali. And you will always do well by praising them for providing for you, even though what they provide is not what you have in mind. Kailangan laging nagpupurihan ang miyembro ng pamilya. May mga anak na ang polite-polite sa mga tito-tita sa labas, sa mga magulang na mga kaibigan nila, pero hindi polite sa sariling magulang. Hindi polite sa sariling kapatid. Pag namatay ka, yung kapatid mo na yan ang magbuburol at maglilibing sa'yo, hindi yung mga kabarkada mo. Kaya dapat mga kabataan, mabait kayo sa inyong mga kapatid. Hindi yung pinakapangit na asal, pinakamagaspang na behavior, iinilalabas nyo sa sarili nyong magulang at anak o kaya ay kapatid, tapos ang pino-pino ang nice-nice mo sa mga tagalabas. Dapat unahin sa loob. Kayo-kayo ang magtutulungan. Pag nagkasakit ka, dadalawin ka ng mga kabarkada mo once or twice. Mapalad ka na kung naka-twice. Pero kung nasa ospital ka ng 6 na buwan, pamilya mo lang ang makakasama mo, walang iba. Dadalaw lang sila minsan, 2 beses. May mga thoughtful na kaibigan, kamag-anak, mag-aabot ng konting sobre, konting ambag sa gastos mo. Pero ang lahat-lahat ng natirang gastos, pamilya mo ang bubuno. Maging nice ka sa iyong pamilya. At the end of the day, you will have only each other. Kaya huwag kang magtanim ng negative, magtanim ka ng positive feelings sa mga pamilya mo. Huwag kang magreklamo kung pamilya imperfect. Do what you can to contribute to improve the family. The children, in Proverbs 31, allow and help their mother to be all she is and all she could be. A child allows and helps his or her mother to be all she could be. Let me tell you a secret of this lady. Bakit siya pwedeng magnegosyo, bumili ng bukid, magpatanim, magburda, manahi, magtinda, maganda ang bahay, maayos ang lahat, kasi ang mga anak niya hindi pasaway. Hindi siya makakapagnegosyo kung lagi siyang nasa presinto dahil tinutubos niya yung anak niya. Hindi siya makakapaghanap buhay kung hinahanap niya anak niya sa lahat ng ospital dahil lagang nag-overload sa drugs. Hindi siya makakakonsentrate sa kanyang karir kung yung mga anak niya ay nagpapa-abort here and there, napapaaway doon, nakikipagmasagulero dito, nakakabuntis-buntis doon. Hindi makakakonsentrate yung magulang na maging excellent professionals also. So you see, yung mga anak, though silent, may contribution dito. You allow and set your parents free to be the good persons and individuals and professionals that they could be because you stand out of the way. You do not demand too much attention from them because you take care of yourself. Hindi mo sila ipinapasubo na ilabas ka sa lahat ng gulong sinusuotan mo araw-araw. Therefore, they can concentrate on what they can do best. And because they can do best, you are also amply provided and you could also become the best person that you can be. So nagsimula sa lola, tapos sa tatay, tapos sa nanay, tapos sa mga kapatid, mga anak, magkakapatid, lahat yan may contribution para magkaroon ng happy family. Needless to say, this family is founded on the Word of God. Kitang-kita sa behavior nila, bagamat hindi ipinakita ang kanilang religious activity, pero kitang-kita sa buhay nila yung talab, yung bunga ng salita ng Diyos. Maka-Diyos sila. At ang pagiging maka-Diyos nila, hindi nila dinadaan sa mga memorized verses lamang. Hindi nila dinadaan sa attendance lang sa religious activity or ritual. Kitang-kita sa buhay nila, sa pagtatrabaho nila, sa pakikitungo nila sa isa't isa at sa mga tagalabas ng pamilya na mayroong Diyos sa kanilang puso. At ang katuroan ng Diyos na yon ang nangingibabaw, nangunguna sa lahat ng pamantayan nila sa pang-araw-araw na buhay. You want to have and keep a happy family? Learn from the Proverbs 31 family. Sino kayo dito ngayon? Lolo or lola? Young parents?
This is the time to begin training your kids to become good husbands or wives. Para maalalaki ng mga magiging apo nyo at sabihin nilang, ang tino ng mga magulang ko kasi ang tino ng lola ko. Hindi yung matatanda ang nagiging dahilan para mag-away yung mga asawa, magkaroon ng conflict, magkaroon ng hidwaan. Because this first generation people are wise. Daughter-in-law, son-in-law, pareho rin yun. Father-in-law, mother-in-law, pareho yun. Lahat may pananagutan. Everyone should do his part. Kumusta ang mga pamipamilya natin? Anong kalagayan? Tahimik ba o magulo? Nagmamahalan ba o nagbabangayan? Ano man ang kalagayan ngayon, useless na na magsisihan. Ang dapat gawin, improve the family. And the improvement begins with you, who hears the lesson from Proverbs 31. And to inspire all the other members of your family who also either hears the same message or are not here to hear it, but they will see its effect on your life. Model Proverbs 31 in your own way of dealing with the people in your family. Masyadong ideal tong family na to. Huwag kayong ma-depress kung hindi kayo ganito. Although magbunyi kayo kung ganyan kayo o malapit. That is a very special blessing. It is a goal to aspire for. It is not always a destination where you reach very easily. But it's important that every day you get closer to that destination. You have to do your part so you can get your share. Internalize the teachings of God about industry, about honesty, love, faithfulness, loyalty to your family, and be productive, be happy, be part of the solution rather than be the problem. Although paminsan-minsan, because we are imperfect, we become the problem. Kanya-kanya lang naman tayo na schedule na maging problema ng pamilya natin. Pero huwag namang extended na laging kayo na lang ang problema ng pamilya nyo. Kailangan gumraduate tayo na, problema ako last month. Ngayon, hindi, maayos na ako. So, problema naman itong kapatid ko. Sige, problemahin natin siya. Pero kung lahat problema, yung kaisa-isa o dalawang matino, sasabog sila, mawawasak sila, hanggang lahat problema na lang. Do not overburden the responsible members of your family. Kumisa sa pamilya natin, mayroong isang matino, mayroong isang kumikita, mayroong isang mahusay. Huwag naman lahat tayo dumagan sabay-sabay. Huwag lahat tayo maging pahirap sa kanya sabay-sabay dahil baka siya bumigay, mamatay ang kanyang katawan, o bumigay ang utak niya at hanapin niya si Crispin at Basilio sa mall. O kaya magsawa na lang siya, lagutin ang relasyon sa atin at kalimutan na lang tayo para makatahimik sila sa buhay. Do not kill your host. Even parasites don't kill their hosts if they are good parasites. Huwag nating sobrang pagsamantalahan ang mababait na membro nating pamilya. Huwag ting makikita nila ating pagmumukha ay meron tayong kailangan, meron tayong problema, para naman huwag silang magsawa. Napakahalaga na nagko-contribute tayo. Hindi ko walang matino, siya na lang lagi ang taya. Let us give happiness to each other, because when you give happiness to each other, you inspire and strengthen them to give happiness to you and to everyone else. Gusto ng Diyos masaya ang mga pamilya. Gusto natin masaya rin ang mga pamilya natin. What is your responsibility to make that happen? Dear God, teach us. Turuan mo kaming manuri ng aming mga sarili, hindi manisin ng iba. Teach us to identify the strengths you have given us, to improve on these strengths so we can contribute to the improvement of our families. Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang pananagutan ng mga matitino, mahuhusay na tao. At turuan mo kaming laging magpakatao. At nang sa ganoon, ang presensya namin ay blessing, hindi curse. Happiness, hindi sadness. Relaxant, hindi stressor. Ngayon nga, Panginoon, pakisuri niyo ang bawat isa sa amin. Dalawin niyo ang bawat tahanan represented here today. Use your children to be channels of blessings. And I pray, O Lord, that you will touch the families, set the families free from needless stress, needless problems, and from needless troubles. Teach us to be wise. Teach us to learn from Proverbs 31.
So madali tayo magbulay-bulay, mga kapatid. And for a change, stop blaming others. Look into what we contribute into our lives, into our families, and ask God to turn you into a greater blessing. And if you're already a blessing, a better blessing to your family. Be with the Lord. Hear His voice.